Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pag-akay sa amin sa lugar na ito. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita ng Panginoon at upang makibahagi sa banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po naming kapatiran. Samahan niyo po kami sa itong gawain at buksan niyo po ang aming puso at turuan niyo po kami ng lakad ng isang Kristiyano kung ano ang pamumuhay na dapat naming lakaran sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Mabilis po yung takpo ng panahon sa harap namin, Panginoon. At yung aming panahon sa mundong ito ay lumilipas at nauubos at malapit na po yung pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, yung aming puso po ay nalulubog sa mga pagsubok sa salibutan at alalahanin sa buhay at minsan kasakiman sa mga makalupang bagay. Sa oras na ito, Panginoon, gisingin po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin upang makakita kami ng kalooban mo, kung ano ang mahalaga sa amin, kung ano ang dapat naming sundin sa aming buhay. Yung mga kapatiran dito na dumadaan sa maraming pagsubok at pagturusa at problema sa kanilang buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan at karunungan upang malaman po nila kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat asahan at kung sino ang dapat lapitan. Sa umagang ito, kayo lamang po, Panginoon, magturo sa bawat isa sa amin dito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 7. Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 10. From verse 7 hanggang verse 10. So, magsalitan po tayo, one verse by one verse. Ako po muna, tapos kayo. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y wag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako ay saktan. Upang ako ay wag magmalaki ng labis. Subali, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Ako ay lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So, okay po. So, yung topic po natin ngayon, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, ito po yung napakahalagang topic para sa ating lahat. Kaya sana po
matutunan po natin kung ano po ang lesson po dito. Sa unang tingnan, sa unang pagtingin sa itong talata, so mahirap maintindihan. Mahirap maintindihan. Lalo na po yung Biblia po, kahit basa na basa po natin yung Biblia, pero madali po ba maintindihan o mahirap maintindihan? Mahirap maintindihan. So yung mga vocabulary sa Biblia, so may setting po ba tayo sa baba? May setting po ba tayo? Kung para hindi ma-disturbo po yung mga nanay, so sa inyong mga pagkikinig, so pwede din po sa baba. So, di ba yung Bible reading, meron po tayong Bible reading, so mga araw-araw. So, habang binabasa po natin yung Biblia, so minsan may pumapasok, pero pag minsan parang wala. Kaya nabasa ko na, pero mahirap makuha yung meaning o lesson sa Biblia. So, kung mahirap po makuha, ano po yung magandang paraan po? So, kailangan ulitin. Balik, tapos basahin ulit. Kapag malabo pa, ulit. So, yun po yung kailangan po natin gawin. Kasi po, isang reading o pangalawang reading, ilang reading po pagpabasa, hindi po sapat. Okay? So, yung mga babysitter, so pwede sa baba. Kasi baka nahirapan po yung mga bata dito, ayaw, mahirap kumilo sila dito. Kaya, so, dito po, chapter 3, verse 9 po, subali sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. So ito po yung pinaka-topic po natin ngayon. Ang aking kapangyarihan ay naging saktal sa kahinaan. Yung kahinaan. So, kapangyarihan, kahinaan, sa parang conflict po itong dalawa. Tama po? Kung may kapangyarihan, so dapat walang kahinaan. Dapat strong. Yung kapangyarihan, power, my strength is made perfect in weakness. Okay? Strength, kapangyarihan, power, saka yung weakness. So, paano ito makasabay? Paano po itong dalawa ay makasabay? Yung malakas ka o mahina? Parang opposite words po ito, di ba? Malayo. So, hindi po ma? Pag strong ka, so dapat hindi mahina. Pag mahina ka, ibig sabihin hindi ka strong. Yung dalawa pong ito ay opposite words sa ating pagkaunawa. Pero dito po, yung my strength, kapangyarihan ng Panginoon, ay nagiging saktal sa kahinaan. Yung kahinaan ko, my weakness, saka yung kapangyarihan ng Panginoon ay makakasama itong dalawa. So, nakuha po ba natin? So, parang malabo pa tayo. Kapag mahina po tayo, halimbawa, pag may sakit tayo, may sakit, ano po yung panalangin po natin pag may sakit? Sana gumaling. Yun po yung panalangin po ng maraming tao. Sana gumaling ako. Kasi pag may sakit, yung sakit po, isa sa mga kahinaan. Tama po ba? Sakit, yun po yung nararanasan po natin, isa sa mga kahinaan po natin, isa sa mga pagsubok natin o problema po natin. Sana iwasan yun.
Sana hindi po yan mangyari sa akin, yung sakit. Yung sakit po ay kahinaan po natin. Ganon din po si Apostle Pablo, meron po siyang sakit. Ano po yung sakit ni Apostle Pablo? Alam niyo po ba? Si Apostle Pablo may sakit. Ano po yung sakit? So, verse 7 po. Verse 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako ay huwag makyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Tinik sa laman. Binigyan ako ng isang tinik sa laman. Meron po siyang tinik sa laman. Ito po yung sakit. Binigyan ako ng isang sakit sa laman. Yung tinik sa laman, sakit. Yung sakit po kay Apostle Pablo, sakit ni Apostle Pablo ay sakit sa mata. Sakit sa mata. Kaya, so, nahirapan po siya, malabo po yung kanyang mata. Malabo po yung kanyang mata. Tapos, kaya yung sulat po ni Apostle Pablo, 12, maraming mga sulat po ni Apostle Pablo. Sino po, alam niyo po ba kung sinong nagsulat? Hindi po siya nagsulat. Meron po siyang isang taga-sulat. Siyang nagsalita, tapos isang taga-sulat ay nagsulat. Yung pinaka-ending lang, yung pirma, yung pagpapirma lang ay sinulat po ni Apostle Pablo. May sakit po siya. Pero ano po yung purpose? Bakit binigyan siya ng tinik sa laman? Ano po yung reason? May reason po, di ba? May reason. Bakit po binigyan siya ng tinik sa laman? Upang ako ay huwag magyabang. Upang huwag, ako ay huwag magyabang lang labis, binigyan ako ng isang sakit sa laman. So bakit? Ano po yung meron kay Apostle Pablo? Bakit? So, parang yung sakit sa laman ay kailangan talaga para hindi siya masyadong mayabang. Kung walang sakit, anong mangyari? Yung Apostle Pablo ay magiging mayabang. Kung mayabang siya, gagamitin po siya ng Diyos, hindi po siya gagamitin. Para patuloy po siyang gamitin ng Diyos, dapat hindi mayabang. Dapat mababa yung puso niya. Kaya para mababa yung kanyang puso, para manatili po yung kanyang puso na sa mababa, sabi ng Diyos, sabi niya po sa Pablo, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Sakit ito, sakit. Kasi tinik sa laman. Siguro po, lahat po ng mga kapatiran dito, mayroon din po tayong tinik sa laman. Tinik sa buhay. Meron din po tayong kahinaan o tinik sa buhay. Tinik, nakakasakit, di ba? Ano po yung tinik natin sa buhay? Wala po ba tayo tinik sa buhay? May tinik. Minsan, sakit. Yung sakit sa katawan, kahit matagal na ipinapanalangin sa Panginoon, sana pagalingin ako ng Panginoon. Pero nandyan pa rin, tinik, sakit. Ano pa po yung tinik sa buhay? Yung anak. Tinik. Pasaway na anak. Minsan, tinik sa buhay. No? Minsan, meron din po yung mga asawa may problema. Yung asawa, okay, laging nagiinom ng alak. So, yung asawang laging nagiinom ng alak. So, isa din po, tinik sa buhay. Tinik. Pati yung mga iba-ibang uri ng mga problema sa buhay natin, yun po yung tinik sa laman. Tinik. Kaya nahirapan, nasasaktan po tayo doon, may sakit. Dahil si Apostle Pablo po, verse 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, revelation, so ipinakita ng Diyos kay Apostle Pablo, so maraming revelation, pahayag. Verse 2. So, sundan po natin ng mabuti yung verse 2.
Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Meron ng 14 na taon ang nakaraan. Dinala sa 3rd langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Sabi po ni Apostle Pablo, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Yung lalaking ito ay si Apostle Pablo. So, hindi po niya nabanggit yung kanyang sariling pangalan. Basta sabi niya, isang lalaki. Parang ibang kwento ng ibang tao, pero ito po yung kwento po ni Apostle Pablo. Okay. Nakilala ko isang lalaki, ito po si Apostle Pablo, dinala siya 14 years ago. So, labing apat na taon na nagkakalaan, 14 years ago, medyo matagal na po ito yung experience. 14 years ago, hanggang ngayon, hindi pa niya nabanggit ito sa ibang mga tao. Sa loob ng 14 years, hindi pa po niya binanggit po ito, i-open ito sa ibang mga tao. Parang sarili niya lang, keep. Pero dito po lang, i-open yung kanyang experience. Ito po yung napakalaking revelation. Ano po yan? Dinala po siya sa 3rd langit. Dinala siya 3rd langit. Ano po ito, 3rd langit? Verse 4. Dinala pa itaas patungo sa parahiso. Ito po yung 3rd langit. Dinala po siya sa parahiso. Okay. Hindi po niya naalala kung nasa katawan pa siya o nasa labas ng katawan. Hindi po, wala po siyang memory. Basta, yun po yung naalala po niya. Dinala siya sa 3rd langit. Ito yung parahiso. Okay. Napakagandang revelation. Meron po siyang magandang nakita doon sa parahiso. So, kung meron po tayong ganong experience, nakita ko yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Ako lang nakakakita. Ako lang nakakita. Ako lang nakarinig. Kung meron po tayong ganong mga experience, siyempre, tumataas yung ating puso. Kaya, verse 6 po, unit kung nais kong magmalaki, hindi ako magiging hangal sapagkat ako ay magsasabi ng katotohanan. Unit, nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. So, pinigil po niya yung kanyang sarili. Hanggang dito lang. Hindi ako nagsisinungaling, totoo yan, dinala ako ng Diyos sa 3rd langit, paraiso. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kaganda yung nakita ko at narinig doon. Pero hanggang dito lang, para hindi ako masyadong magmalaki. So, minsan po, sa mga tao, meron pong talentadong tao. May talento po sila. Talento ng katalinuhan. Meron pong mga talento. So, ng mga knowledge o pananalita o mga skills. Mga iba-ibang uri ng mga talento. Magaling. Pag meron po tayong ganung mga talento o matalino o magaling sa mga maraming kategori, sa mga bagay. So, automatic po, tumataas po yung ating puso. Tumataas. Kaya verse 7 po, ito po yung testimony po ni Apostle Pablo. So, lalo na, verse 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, sabi po ni Apostle Pablo, labis. Labis yung pahayag sa akin ng Diyos. Labis. Sobra, sobra yung pahayag ng Diyos sa akin.
Kaya upang ako ay huwag magyabang ng labis dahil sa pahayag na ipinakita ng Diyos, dahil sa pahayag na nararasan ko, narinig, nakinig, nakita, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Sakit sa laman. Sakit. May purpose. So, yung sakit po, tinik sa laman, sakit sa laman ay pang lower. So, para magpakumbaba yung puso po ni Apostle Pablo. Verse 8. Basahin po natin verse 8. 3, 2, 1. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito, na lumayo sana ito sa akin. Siyempre po, si Apostle Pablo, isa rin po siyang tao, kagaya po natin. Pag may sakit, nahirapan po siya. Lalo po yung sakit sa mata, sore eye. May experience po kayo, sore eye? Pag may masakit po yung mata, mahirap, di ba? Mahirap mata. Wala pong mga gamot sa panahon po niya. Wala pong hospital, mga clinic sa panahon po niya. Kaya yung sakit sa mata ay napakahirap sa kanya. Kahit, di ba, alam natin yung buhay po ni Apostle Pablo. Lagi po siyang mga sakripisyo, devoted po siya sa gawain ng Diyos. Di ba, mula nung ligtas po siya, hindi po niya ipinakaid yung kanyang sarili. Hindi po niya ipinakaid yung kanyang sarili. Kaya sa aking isip, sana, ibigay ng Diyos kay Pablo, Apostle Pablo, yung malakas na katawan para wala po siyang problema sa kanyang ministry. Malayong ministry, lagi po siyang mga puyat, mga gutom, hirap. Kaya kahit walang itong tinik sa laman, so marami pang mga sakripisyo kahit walang tinik sa laman. Kaya sana sa aking isip, wala siyang ganitong sakit. Malakas yung katawan para wala po siyang problema sa ministry. Bakit idadagtak? Bakit itinaktak pa ng Diyos itong sakit sa laman? Bakit? Yun po yung tanong po natin. Ganon din po sa ating buhay, di ba? Maraming problema. Minsan, patong-patong pa. Sa isip natin, sapat na yung mga problema ko sa buhay, sapat na. Pero bakit parang patong-patong pa yung sakit? Sakit, yung ibang problema. Ganun din po sa Apostle Pablo, tatlong beses. Nanalangin siya tatlong beses. Sana pagalingin mo ako. Sana pagalingin mo ako. Sana pagalingin mo ako. Tatlong beses. Three times. Siguro may interval. Sa pagitan ng mga itong tatlong prayer, may interval. Okay? Hindi po agad-agad tatlong beses. May time interval. Pero, reject ng Diyos. Reject. Hindi po siya pinagaling ng Diyos. Anong sabi niya? Verse 9. Ito po yung sinabi po ng Diyos kay Apostle Pablo. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Anong ibig sabihin? Yung kapag may sakit po tayo, yun po yung prayer po natin, sana, so pagalingin ako. Pero sabi ng Diyos, ang biyaya ko sa iyo sapat na. Ang kapangyarihan ko ay nagiging saktal sa sakit mo. Ang kapangyarihan ko ay nagiging kapangyarihan ng Panginoon ay nagiging saktal sa sakit mo. Kaya tanggapin mo na lang, tanggapin mo. So, kung ganoon po, anong sasabihin po natin sa ating prayer? Pag sinabi ng Diyos, sapat na. Sapat na yung biyaya sa iyo. Sapat na.
Anong sasabihin natin sa ating prayer pag ganito po yung sabi ng Diyos? Sapat na. Yung kapangyarihan ko ay magiging saktal sa kahinaan mo. Kaya huwag mong sabihin na sana walang kahinaan. Yun po yung sabi ng Diyos. Huwag mong sabihin na sana walang kahinaan dahil ang kapangyarihan ko, biyaya ko, ay nagiging saktal sa inyong problema, kahinaan. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo. Yun po yung lesson po natin dito. Kaya una sa lahat, tingnan po natin kung anong uri ng biyaya. Sabi dito, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Pero, naramdaman po ba natin na sapat yung biyaya ng Diyos sa atin? Kaya kailangan po natin bilangin muna kung anong uri ng biyaya ay ibinigay na niya sa akin. Yun po muna bilangin natin. Kung sapat ba ito, kagaya ng sabi ni Panginoon, o marami pang kulang. Pag kulang po yung biyaya, sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, kulang po ito, kulang. Sabi mo yung sapat na, pero sa akin, kulang po, maraming biyaya. Verse 10. So, sumusunod po ba tayo sa ating lesson po ngayon? Okay. Ito po yung hindi po madaling maintindihan kasi po kapangyarihan ng Diyos ay nagiging saktal sa kahinaan natin, sa sakit o problema. Meron po tayong kahinaan, pero sabi ng Diyos, yun po ang ginagamit ng Diyos, yung ating kahinaan, para maging saktal ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Okay. Isipin po natin mabuti kung ano ang dapat hiningi sa prayer. Verse 10, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Paglait, kahirapan, pag-uusik, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako ay mahina, ako nga ay malakas. Parang dito po, naunawaan na po ni Apostol Pablo kung bakit hindi po siya pinagaling ng Diyos. Dati, hindi pa niya naintindihan. Maraming question mark. Kaya, unang paghingi sa Diyos, sana pagalingin mo ako, reject. May question mark, bakit? Kailangan ko yung mga kalakasan sa katawan para magampanan ko yung ministry. Bakit hindi pa niya na pinapakinggan yung prayer ko? Kaya pangalawang beses, humingi siya sa Diyos. Sana pagalingin mo ako, Panginoon, kinakailangan ko yung kalakasan sa katawan para magampanan ko yung ministry, pero na-reject ulit. May question. Pangatlong beses naman po, humingi siya sa Panginoon, sana bigyan mo ko ng kalakasan sa katawan. Kinakailangan po yan. Nahirapan ako. Para sa ministry. Hindi para sa aking sarili. Para sa gawain ng Panginoon. Kinakailangan ko yung kalakasan sa katawan. Pero na-reject ulit. Na-reject. Maraming tao po, kapag ganun po yung nangyari sa buhay, yung kanilang panalangin, pinapanalangin ay hindi nasasagot ng matagal, sumasama yung loob. Hanggang kailan? Kailan sasagutin ng Diyos yung prayer ko? Nahirapan ako sa sakit, sa problema sa buhay, ganito. Matagal na ako nanalangin, pero hanggang kailan ganito? Kaya sumasama sila sa yung loob nila, umaalis sa Panginoon. Umaalis. Para sila ang gagawa ng paraan. Kung ang Diyos ay hindi kumikilos, sige, ako na lang kikilos. Ako na lang gagawa ng paraan. So, ayaw ko na mag-pray.
Ako na lang maghanap ng paraan. Ako na lang gagawa ng paraan. So parang malayo na sila sa Diyos. Dahil hindi po niya naintindihan, eto. Hindi po nila naintindihan. Kung ano ang purpose, sa ating kahinaan. Kailangan po yung kahinaan, alam po ba natin? Alam niyo? Kailangan po yung kahinaan sa atin. Kung wala po tayong kahinaan, delikado po yan, delikado. Lalong mapapalayo tayo sa Diyos. Mapapalayo. Tumataas yung mga puso natin. Lumalayo yung ating puso sa Diyos. Minsan, pag may sakit, pag may problema, doon sila lumalapit, bumabalik sa Diyos. Bumabalik. Pero pag okay na, so, layo, malayo ulit. Kaya alang-alang kay Kristo, ako ay nasisiyahan. So, nasisiyahan na si Apostol Pablo. Kontento na siya. Saan po siya sa kontento? Nasisiyahan po siya saan po? Sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusik sa mga sakuna. Dati po, so hindi po siya nasiyahan. Pagdating sa ganitong mga bagay, kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusik, sakuna, so na-dispress po siya, na-depress po siya doon. Nanghina po siya doon. Nanghina. Pero ngayon, sabi po niya po sa Pablo, nasisiyahan na ako sa mga kahinaan. Sabi niya, hindi ko na hinihingi sa Diyos na sana walang kahinaan. Alam ko na, kailangan ko yung kahinaan. Dahil, para ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa akin. So, verse 9 po. So, bali sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan, ako ay lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So, ako ay lalong magmamalaki na, may kagalakan sa aking kahinaan. So, dati po, nahiya po siya sa kahinaan. Kung walang alam, nahiya siya sa, dati diba, ganun din po yung mga tao, kapag walang alam, doon po tayo nahiya. Nahihiya kapag walang alam. Kapag walang kakayahan, nahiya po tayo. Sa mga wala. Nahiya po tayo sa mga wala. Walang mga alam, walang mga kayamanan, walang kalakasan. Nahiya po tayo sa mga wala ng kagandahan, ng panabas na anyo. Nahiya po tayo dati sa mga wala ng mga bagay, yung mga magagandang bagay, yung mga sa makalupang bagay. Pero ngayon, si Apostol Pablo, saan po siya nagmamalaki? Nagmamalaki po siya ngayon sa mga kahinaan. Hindi na mahiya. Nagpapasalamat po siya. Nagpapasalamat siya sa mga wala. Paano? Paano mangyari po ito? Dati, nalulungkot po tayo sa mga wala. Kaya, yun po yung ating prayer lagi, yung mga wala. Sana meron ganito, kailangan. Pero ngayon po, si Apostol Pablo, nagpapasalamat po siya sa mga wala. Walang kalakasan, walang mga kayamanan, walang kagandaan sa magandang hitsura, o walang mga position, wala. Dati, nahirapan po siya sa mga wala. Ganun din po tayo, nahirapan po tayo sa mga wala. Ngayon, nasisihan na po siya sa mga wala, tapos lalo na po, doon po siya nagmamalaki.
Doon po siya nagmamalaki na wala. Dahil, salamat sa wala, dahil marami akong wala, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa akin. Nanatili sa akin. Salamat sa mga ganong buhay ko. Naintindihan po ba natin? Pwede ba tayo magpasalamat sa mga wala sa buhay? Pwede po ba tayo magpasalamat sa mga wala sa buhay? Yan po yung sabi po ni Apostle Pablo. Nagpapasalamat ako ngayon sa mga wala. Okay. Sa mga wala. Magpag-isipan po natin itong mabuti. Pagbulay-bulayan po natin itong mabuti. Malayo po ang puso po ni Apostle Pablo. Malayo po yung pananampalataya po ni Apostle Pablo. Masaya po siya sa mga wala. Pero, di ba, yung ating faith ay bata pa. Yung ating pananampalataya, mahina pa. Kaya, so nalulungkot po tayo sa mga wala. Nahirapan po tayo sa mga wala. Kaya siguro, nasa verse 8 pa po tayo. Tama po ba? Nasa verse 8 pa po tayo. Tatlong ulit, minsan apat na ulit, araw-araw, ano po yung hinihingi po natin sa Panginoon? Sana walang sakit, sana walang kahirapan, sana walang problema. Nasa verse 8 pa po tayo. Tatlong beses, apat na beses, ulit pa ulit. Pero anong sabi ng Diyos? Dapat dumaan po tayo sa verse 9 at makinig po tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Masisihan ka. Okay. Bilangin mo muna ang blessing na ibinigay ko sa iyo. Bilangin mo muna ang biyaya na ibinigay ko sa iyo. Yun muna bilangin mo bago pa humingi. Tapos, ang aking kapangyarihan ay mananatili sa iyo kapag mahina ka. Pag mahina ka, doon yung mga kapangyarihan ko ay mananatili sa iyo. Ano ba ang mas gusto mo? Kahinaan o kalakasan? Kaya nung nagbubulay-bulay po ako ng itong verse 7 hanggang 10, so, ang lalim ng mga puso ng Diyos. Ang lalim po ng mga lesson. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakita lahat, hindi ko pa natutunan lahat. Kinukuha pa. Sobrang lalim po ng itong kalooban ng Diyos dito. Ang kapangyarihan ko ay nagiging saktal sa kahinaan mo. Si Apostle Pablo po, kaya masaya po siya ngayon. So, nagmamalaki po siya na may galak sa kanyang kahinaan. Pero tayo po hindi pa po, di ba? Nalulungkot pa po tayo. May luha pa po tayo sa humihingi. Kaya sa Bible po, tingnan po natin mga ilang cases po. Gawa chapter 7. Verse 20. Nang panahong ito, si Moises ay ipinanganak at siya ay kasiya-siya sa Diyos. Siya ay inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama.
Nang siya ay itapon, inampon siya ng anak ng babae ni ng paraon na siya ay inaalagaan gaya ng sarili anak niya. 22, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. So, alam po natin yung storya po ni Moises. So, nung nasa, di ba, yung mga Israelita ay nahirapan sa bansang Ehipto sa loob ng 430 years bilang alipin. Okay? Sa loob ng 430 years, so nanatili po sa bansang Ehipto yung mga Israelita bilang alipin. Nahirapan, kaya dumaing po sila sa Diyos. Sinabi po nila, sana isugo sa kaamin yung isang tagapagligtas. Kaya ito po yung isinugo. Si Moises po isinugo ng Diyos sa kanila. Pero bakit itinapon siya ng magulang? Sabi po, di ba, itapon? Bakit itinapon siya ng magulang noong 3 buwan pala? Okay? Dahil po, sa panahon po ni Moises, sa panahon po na lahat po ng mga lalaki, pag lalaki ipinanganak, patayin. Yun po yung batas sa Ehipto. Dahil si Paraon, yung hari ng bansang Ehipto ay takot. Takot po siya sa mga Israelita. Kaya baka dumami sila, tapos sasakupin nila, sasakupin ng Israelita yung mga Ehipsyo. Kaya yung ito po yung samang batas na ginawa ni Paraon. Lahat ng mga lalaki, pag ipinanganak na lalaki, babay okay na. Pero yung lalaki, papatayin sila. Bagong silang baby. Kaya, si Moises, lalaki o babae? Lalaki. Dapat patayin din siya agad nung ipinanganak. Pero nung nakita po ng magulang niya na itong bata, hindi kayang patayin. Kaya itinago siya sa loob ng 3 buwan. Itinago sa bahay. Sekreto. Pag nalaman po ito ng kapitbahay, delikado yung buong family papatayin. Kasi yun ang batas ng paraon, hari ng Ehipto. Pero nung umabot siya ng 3 buwan, malakas yung boses, di ba? Malakas yung mga boses ng iyak. Kaya hindi na pwede tago pa rin. So, yung mga baby, di ba? Pag 3 months na, anong boses nila? Pwede ba tago pa? So, mahirap. Kaya, so, itinapon sa, sa Nile River. So, inilagay po siya sa loob ng isang basket. So, tapos pahiran ng alkitran sa loob labas, alkitran, yung para hindi pumasok yung tubig. So, tapos parang isang maliit na barko. Okay? Maliit na barko. Yun po ang natakpuan ng anak na babae ng paraon. Tapos kinuha, inampon siya ng anak ng paraon. So inalagaan siya gaya ng sariling anak ng prinsesa. Anak ng prinsesa. Kaya lumaki po si Moises sa palasyo ng paraon bilang anak ng prinsesa. Okay? Magkaiba po yung buhay. Kaya verse 22, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. So 23, nang siya ay 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel, nang makita niya na ang isa sa kanila ay pinahihirapan, kanyang ipinagtanggol at ipinaghiganti ang inaapi sa pamagitan ng pagpatay sa Ehipto. Nung ay inisip niya na unawain ng kanyang mga kababayan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan niya.
ngunit hindi nila naunawaan. So, alam niyo po ba kung sino po yung nagmalaki, nag-alaga kay Moises? Sino po yung yaya ni Moises? Yung yaya po ni Moises ay mismong nanay ni Moises. Ay nag-alaga. Okay? So, kahit kinuha siya bilang anak ng prinsesa, pero yung mama ni Moises ay naging yaya. Kaya habang nagpalaki si yung nanay kay Moises, ano po yung itinuro ng mama sa kanya? Sinabi ng mama sa kanya kay Moises, ikaw ay Hebreo, hindi ka Egyptyo. Ikaw ay isang Hebreo, kagaya natin. Huwag mong kalimutan na ikaw ay Hebreo. Ikaw ay Israelita. Hindi ka Egyptyo. Ikaw ay Hebreo. Kaya si Moises po, habang lumalaki po siya, hindi po niya nakalimutan yung kanyang identity. Ano po yung identity? Ako pala ay Hebreo. So Hebreo ako. Isang Israelita ako. Kaya naawa po siya sa kanyang kababayan Israelita. Nung inapi po sila ng paraon, naawa. Kaya isang araw, pinatay niya isang Egyptian soldier. Pinatay. Akala po ni Moises na maunawan po ng mga kababayan niyang Israelita na si Moises pala ay isang tagapagligtas. Isinugo ng Diyos sa kanila. Along, ilang taon po si Moises dito? Ilang taon daw? 40 years, okay? Zero, tapos 40, 80. Namatay po siya, 120, okay? Hanggang 40 years, okay? Nasa Egypt, okay? So ano po yung position? Ano po yung position po ni Moises ngayon? Son of prinsesa, okay? So maganda po yung position niya. Nasaan po siya natutumira? So palasyo, okay? So king's house. Bahay ng hari, ito po yung bahay niya. So, bahay ng hari. Prinsesa, anak ng prinsesa, napakaganda. Tapos tinuruan siya lahat ng mga karunungan ng Ehipsyo, kaya makapangyarihan siya daw, makapangyarihan po siya saan? Sa salita, pananalita, sa gawa. Walang kulang. Okay? Ang problema, ang kulang po dito, ano po yung kulang? Humility, ito lang kulang. Lahat ng knowledge, lahat ng mga skill, makapangyarihan siya. Lahat nasa kanya. Walang kulang. Ano lang kulang? Ito lang kulang. Sa kanyang kagalingan po siya. So, parang sumobra. Matapang po siya. Akala po niya, ay dapat ako ang gamitin ng Diyos. Matalino ako, makapangyarihan ako, ready na ako, handa na ako, ano ba kulang sa akin? Yun po yung isip ni Moises. Ito na yung panahon. Sana gagamitin ako ng Diyos. Sa kanyang sobrang katapangan niya, pinatay niya isang Egyptian soldier. Pinatay. Tapos, tumakas. Saan po siya tumakas? Sa wilderness. Wilderness. Iniwanan po niya yung kanyang position. Okay? Tapos, yung bahay ng hari, wala na. Makaiba po yung buhay niya dito. Another 40 years. Okay.
another 40 years. Hanggang umabot siya sa 80. Matanda na siya dito. Okay. Sa loob ng itong 40 years sa wilderness, ano po yung natutunan po niya? Ano po yung natutunan po niya? Ito, humble mind. Ito po yung course. Ito po yung subject. Ito po yung subject na dapat matutunan po ni Moises. Ilang years course? 40 years. Hindi 4 years. 4-0. Nasa ilang po siya? Humble na humble. Pabana yung puso niya. Okay. Kaya pagdating dito sa 8 years na, yung dati po niyang mayabang puso, meron pa po o wala na? Wala na. Dito, sabi niya, kayang-kayang kong gawin yan. Sana ako ang gagamitin ng Diyos. Ready na ako. Pero dito, wala na ng ganong katapangan. Mababa na talaga. Sabi niya, hindi ko kaya. Exodus chapter 2, Exodus chapter 4, Lumang Tipan. Chapter 4, verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Uni, sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako ay hindi mahusay magsalita. Mula pa noon, ay kahit na mula noong magsalita ka sa inyong lingkod, sapagkat ako ay makupat sa pananalita at umit ang dila. 40 years ago, noong nasa Egypto pa siya, so matapang po siya. Akala niya, so, handa na po siya. May knowledge, matalino siya, makapangyarihan siya. Pwede niya gamitin po yung kanyang power bilang anak ng prinsesa. May power siya, tama po? Kung anak po siya ng prinsesa, may position, may power siya. Pwede gamitin yun. Pero sabi ng Diyos, reject. Hindi kita gagamitin. Hindi pwede gagamitin kita sa ganong mga puso. So, kaya si Moises nag-enroll ng school sa wilderness. 40 years of course. Sino po yung teacher? Tupa lang. Tupa lang po yung teacher niya sa wilderness. Wala. Kaya buong araw, ano lang ginawa niya buong araw? Nag-alaga ng mga hayop. Alaga ng hayop. Walang kausap. Doon po, bumaba na po yung kanyang puso. Kaya, 8 years na, matanda na siya. Lolo na, matanda na. Doon po, tinawagan siya ng Diyos. Alam niyo po? Matanda na siya, parang wala nang kaya. Doon po siya tinawagan ng Diyos. Ngayon, gagamitin kita. Pumunta ka sa kay Egypto. Bakit tinawagan siya ng Diyos sa ganung edad? Sana, noong 40 years pa siya, malakas pa yung katawan, tapos matalino pa, tapos may position pa, sana doon po, mas magandang timing. Pero bakit 8 years na si Moises? Parang late na. Wala nang lakas. Wala nang mga yung katalino.
Wala nang position, isang taga-alaga lang, isang taga-alaga. Kaya nagtaka si Moises. Makupat sa pananalita, makupat at umit ang dila. Slow of speech and slow of tongue. Slow of tongue, slow of speech. Mahirap magsalita. Yung mga matanda, yung mga kabataan, sino po mas mabilis yung speech? Yung mga brother, yung mga kabataan, napakabilis yung mga speech. Pero yung mga senior, mabilis pa din? Hindi po, hindi kaya. Hindi kaya sa memory, kaya CPU, luma na yung CPU. Luma na rin yung memory, kulang yung memory. Kaya hindi kaya, mabagal. Pero yun ang hinahanap ng Diyos. Kasi yung mga magagandang CPU, malaking memory, baka nagtitiwala sa sarili. Verse 13, pasahin po natin, 3, 2, 1. Unit kanyang sinabi, O Panginoon, iba na ang inyong suguin mo, iba. Dati, sabi niya, ako ang suguin mo, ako. Ako ang inyong suguin. Yun ang dating sabi ni Moises. Pero ngayon, hindi ko kaya, iba ang inyong sinugo. Iba ang inyong suguin, iba. Kaya verse 14, ang galit ng Panginoon ay nag-alap laban kay Moises. Galit na ang Diyos. Galit. Handa na po yung puso ni Moises. Yung puso ni Moises ay handa na. Okay? So, dito po, i-compare po natin yung condition po ni Moises. Nasa Egypto siya. Nasa wilderness. Yung physical condition, yung kanyang physical na condition. Okay, dito, okay, strong. Okay, strong. Very strong. Okay, physical na condition. Matalino siya, makapangyarihan siya, tapos may position siya. Parang walang kulang. Pero yung kanyang spiritual condition, spirit, dito, malakas o mahina? Mahina. Weak, okay? Mahina siya, yung strong. Yung kanyang spirito, mahina. Pero dito po, habang dumaan po siya sa wilderness 40 years, yung kanyang physical na condition, strong pa rin o mahina na? Mahina na siya dito, weak na, mahina. Wala nang alam, wala nang lakas, okay? Isang hamak na tao lang siya ngayon. Pero yung kanyang spirit, dito, weak pa rin? Hindi strong. Ito po ay hinahanap natin, di ba? Ito po yung hinahanap natin ng maraming tao. Physical na mga strong condition. Pero ano po yung hinahanap ng Diyos? Ito po ay hinahalap ng Diyos sa atin. Kaya dito po, si Moises hindi pa ready. Akala niya ready, pero hindi pa sa harap ng Diyos. Pero dito, ready na siya sa harap ng Diyos? Yes, ready na. Dahil yung kanyang spirito ay strong. Bakit strong siya dito? Dahil si Moises mas malapit sa Diyos. Sa loob ng 40 years na sa wilderness, si Moises ay malapit sa Diyos, malapit. Yun po ang kalakasan natin, malapit sa Diyos.
Kahit walang ibang mga, kahit walang ibang, yung ibang sitwasyon ay mahirap, pero yung puso ni Moises ay napakalapit sa Diyos. Malapit na sa Diyos. Yun po yung kapangyarihan natin. Yun po yung sabi ni Apostle Pablo, kapag ako ay mahina, malakas ako. Anong ibig sabi? Kapag ako ay mahina sa physically, yung aking spirito ay malakas. Dalawang uri ng pananaw. Saan po tayo tumitingin? Sa physical na doon sa na tumitingin po tayo o sa spiritual na condition tumitingin po tayo? Sabi po ni Apostle Pablo, kapag mahina ako, doon ako malakas. Anong ibig sabi? Yung kalakasan po ng spirito. Yung malapit sa Diyos. Mas kilala ko ang Diyos. Kaya doon po sa ilang, so mas kilala po ni Moises si ang Diyos. Kung sino ang Diyos, mas strong po siya. Kaya another 40 years, alam natin kung ano po yung buhay ni Moises dito. So Exodus, 40 years of wilderness. Si Moises ay ginamit ng Diyos bilang leader sa loob ng 40 years. Another 40 years. Kaya sa una, akala po niya, something. Pero second stage, sa alam na niya na nothing ako. Kaya nasa third stage, ginamit po siya ng Diyos bilang isang tao ng Diyos. Dapat na-realize po natin, nothing ako. Kung akala pa natin na something ako, meron po akong something, so dapat natutunan po natin na wala akong nothing ako sa harap ng Diyos. Pero alam nyo ba, yun ang blessing. Pag nalaman po natin na nothing tayo, doon po, gagamitin po tayo ng Diyos. Handa na po yung ating puso. Jeremiah chapter 2. Mga ilang talata, tingnan po natin sa Lumang Tipan. Jeremiah chapter 2, verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. So, tinalikuran nila ako. Tapos, tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Yung bukal ng tubig na buhay, ang Diyos po yan, di ba? So, tinalikuran nila ang Diyos. Tapos, gumawa sila ng sariling tipunan ng tubig. Yun po ang kasalanan. Kaya sa Awit chapter 73, Awit chapter 73, verse 24.
So magmula verse 24 hanggang 28 po, babasahin ko po ito. Sa iyong payo, ako ay inyong pinapanubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa inyo, wala akong anumang ninanais sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, unid ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, nalilipor silang malayo sa inyo. Ang lahat na hindi tapat sa inyo ay winasakan mo. Unit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kalungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng inyong mga gawa. So, sabi po dito, sa inyong payo, ako ay inyong pinapanubayan. So habang buhay pa tayo, habang buhay pa, kailangan po natin guidance. Tama po? Panubay. Panubayan. Anong ng Diyos ay ginagabayan o pinapanubayan ng Amang Diyos? Okay? Tama po? Kaya sa iyong payo, ito po yung kalooban ng Diyos, advice. Okay? Words of God. You will guide me with your counsel. Okay? Sa iyong payo, ako ay inyong pinapanubayan habang buhay pa. Habang buhay pa tayo, so kailangan po tayo panubayan. At pagkatapos, kapag mamatay tayo, ano pong mangyayari? Tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sa langit tayo lilipat. Habang buhay pa, so ginagabayan tayo ng Diyos. Pagkatapos, mamatay, tatanggapin tayo sa langit. Verse 25, kaya sabi po dito, anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanay sa lupa. Sa lupa, sa langit, ikaw lang, ang Diyos lang ay ninanais. Ang aking laman, ang aking puso, maaaring manghina, unid ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Ang Diyos ang bahagi ko. Ang Diyos ang lakas ko, lakas ng aking puso. Magpakailanman. So, verse 27-28, yung pinakasumpa po ay yung pagpalayo sa Diyos. Tapos, yung pinaka-blessing po ay paglapit sa Diyos. Pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Kaya balik po tayo sa ating main teksto po natin, 2 Corinthians chapter 7. So, nung ipinanganak po tayo sa mundong ito, malayo tayo sa Diyos, malayo. Yung ating espiritu ay patay. Kaya sabi ng Diyos, dapat ipanganak ka ng muli para makapasok sa langit. Kaya, nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, doon po tayo na ipanganak ng muli, doon po tayo naligtas. Okay? Ano pong ibig sabihin, ligtas na tayo, ligtas na ako? So, nalaman ko na kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin. Kaya kila, yun po yung umpisa. Yun po yung umpisa ng pagkakilala sa Diyos. Okay? Yun po yung umpisa ng pagkakilala sa Diyos. Yun po yung salvation. Yung beginning. Hmm?
Kaya mula nung ligtas po tayo, hanggang humara po tayo sa Diyos, dapat unti-unti, malapit sa Diyos, malapit. Malapit. Ito po ang pinaka-blessing. Dati malayo. Kaya yung ating layunin sa buhay ay malayo sa layunin ng Diyos o kalooban ng Diyos. Yung ating plano ay malayo din sa plano ng Diyos. Yung ating prayer dati ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kagaya po ni Moises, yung prayer po natin dati ay sana malakas yung ating mga physical condition. Pero yung kalooban ng Diyos ay sana yung aking panloob na pakatao ay malakas. Yung ating pangloob na pakatao ay maging mayaman. Yun po yung kalooban ng Diyos. Kaya unti-unti, kailangan lumapit po tayo sa Diyos. Para lumapit po tayo sa Diyos, ano po yung ginagamit ng Diyos? Yung ating kahinaan, weakness. Yung sakit, yung mga problema. Ito po ay ginagamit ng Diyos para maging strong po tayo sa harap niya. Para maging strong. Kaya verse 9 po, kaya sinabi, kaya verse 9, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, yung mga second part, ako ay lalong magpamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Yung kapangyarihan ni Kristo ay sana manatili sa akin para manatili sa akin yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan ko ang kahinaan. Kahinaan, yung problema, dati, ayaw ko ito, ayaw natin. Sana wala ito sa akin, sana. Pero ngayon, niyayakap ni Apostle Pablo yung kahinaan niya. Kailangan ko ito. Para manatili sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya verse 10, basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya alang-alang kay Kristo, ako ay nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusik at mga sakuna. Sapagkat kapag ako ay mahina, ako ay malakas. Pagpubulay-bulayan po natin itong talata ng mabuti. Kapag ako ay mahina, ako ay malakas. Kaya yung ating mga problema sa buhay, yung tinik sa laman, okay? Yun po yung ginagamit ng Diyos para lumapit po tayo sa Diyos, para mapalapit po tayo sa Diyos. Doon po tayo magpasalamat. So, ipagtiwala sa Diyos, sa kamay ng Diyos, yung ating kahinaan. Siya ang bahala. Tapos, Magsikap tayo para sa gawain ng Diyos. Kung ganun, ang Diyos ang bahala sa ating buhay. Kung mamatay man tayo o mabubuhay man tayo, okay? Salamat pa rin. So, kung hanggang ngayon lang, yung buhay ko sa mundong ito, salamat pa rin. Kung may trabaho pa tayo na dapat gawin, yung trabaho, ano po yung trabaho na dapat nating gawin? Kung meron pa po tayong trabaho na dapat gawin, so, mga pahabain ng Diyos yung buhay ko. Papahabain ng Diyos yung buhay ko para matupad yung kalooban niya. Pero kung walang trabaho na dapat kong gawin, sana lipat sa langit. Mas maganda po doon. Kaya paulit-ulit, pag-isipan po natin yung ating
purpose sa buhay. Okay? Hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mensahe sa araw na ito. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Pablo na kapag ako ay mahina, ako nga ay malakas. Yung testimony po ni Apostle Pablo ay nawa maging testimony sa bawat isa sa amin dito. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata, mata ng pananampalataya, upang makakita po kami ng pag-asa ng pagtawag ng Panginoon sa amin. At kung gaano ka sagana ang kapangkaluwalhatian na inihanda mo para sa amin. Ipinagtitiwalaan po namin ang buhay po namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Nawa yung mga pamilya po namin, yung mahal po namin sa buhay na hindi paligtas, ay abutan po ng ebanghelyo sa pamagitan po ng bawat isa sa amin dito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen. So